So hi mga dai, it's me again and Dai Gerald and welcome to my vlog. So for today's video, isasama ko po kayo dito sa Tondo, Maynila. So puntahan natin ang Ugbo Street dito sa Tondo, Maynila mga dai. Actually kasama ko ang aking mga katrabaho. Tatlo lang kami pumunta dito para i-experience ang seafood at ang iba't ibang klaseng pagkain na sikat dito sa Ugbo Street sa Tondo, Maynila. Kaya, let's go na mga dai! Tara! Yes mga dai! Welcome back dito sa aking channel. So, ito nga ang aming unang pinuntahan. Ito ay maraming tao dito dahil na nakapila para manood at bumili sa ganitong klaseng street food dito sa Tondo, Maynila. Hindi ko alam kung anong klaseng pagkain ito pero first time kong makakita ng ganitong klaseng pagkain at personal ko siyang makita para lutuin sa harap ko. Yan, ganito ay nakahilata lamang ito sa bilog na flat tapos nilagyan nila ng ganyang ganap. Actually, may mga flavor yan. Pwede kayong mamili ng flavoring. Ayan, o may nakikita kayong saging. Ayun, luto na yata yung isa. Ayan, tapos yung si ate, nahihirapan siya dahil kasi dapat hindi pwedeng mapigtas or dapat kasi perfect kasi yung pagkagawa. Yung walang dapat butas. Yung isa doon sa kabila, perfect siya. So, ayun. So, parang ginawa siyang, ayan, luto na yun. Tapos inalagay nila sa, ay ang galing, perfect, ay para siyang apa. Tapos ano pang ilalagay nila? Ilalagay nila sa plastic, ay ang galing dai. Ayan, tapos ang second ito, ito ay shabu-shabu ng bonggang-bongga. Japan-Japan naman ito, dai. Yan ang ganap. Si kuya nagbibinta. Best in benta si kuya. So, ayan yung ganap nila. So, akala ko halo-halo siya sa malayuan. Kasi nakalagay sa cup. Tapos yun yung sabaw. Hindi ko masyado na-videohan yung sabaw, mga dai. Nag-focus ako dito sa mga laman. Na-intriga kasi ako dito sa laman ng ano itong baso ng bonggang-bongga. Akala ko halo-halo siya sa malayuan, di ba? Tapos pag transfer namin dito, ito yung mga ganap na ayan. So may mga flavor yan, dai. Best in flavoring. Pwede kayong mamili dyan. Anong takoyaki ba yan? Is it sikat na Japanese street food? Di ba ako nakatry niya ng bonggang-bongga? Mga diba, luto na yung isa. Perfect! Ayan. Ang sarap yung kumain, dai. O, diba, ang saya. Ayan, nag-focus ako dito sa pagkuha ng pagluto ni kuya. Tapos, ito transfer tayo dito. Ito ay mamimili kayo ng flavor. So, seafood flavor yan, dai. Mamili dyan ng octopus flavor. Tapos yung sa taas para siyang, yan mga octopus yan, mga galamay yan ng octopus. Tapos, ayan, finocus ko talaga ng bonggang-bongga para makita ko siya, dai. Tapos yung sa taas para siyang cheese flavor. Diba? So hindi ako nag-focus doon sa kabila, meron din parang mga shrimp or crabs flavor din siya. Ayan o, sa kabila. Nakikita nyo sa ating video. Ayun, yan. O, diba? Ang sarap tikman. Tapos, nag-transfer kami dito sa House of Ugbo Seafood and Meat. Dito naman ang bonggang-bongga. O, diba? Iluluto sa harapan mo, dai, ang pusit. Grilled pusit. Ang sarap. Tapos grilled scallop with matching butter. O, diba? Yeah, come and experience the taste of goodness and freshness.
Ang sarap niyan, Day. Tapos ayun, naluto na yung pusit at hiniwahiwa na nga ni Kuya ang pusit ng bonggang-bongga. At ang sarap ng scallop, talagang kumakaway para sabihin, halika at tikman mo ako, charot. Ah, diba ang sarap? Ang sarap ng scallop. So this is the view of Ogbo Street dito sa Tondo, Maynila ng bonggang-bongga. Tapos lipat kami dito sa mga seafoods, ang shrimp, bonggang shrimp, ang lalaki ng shrimp, Dai. So medyo late na nga kami pumunta at unti na lang ang mga paninda. So dito tayo ulit sa sarap nito, Dai. Hindi ko alam anong klase ng pagkain niya, nakalimutan ko. Charot! Yan ay shawarma, o diba? Fresh shawarma. Ah, diba? Ma-experience mo talaga dito ang mga pagkain na niluluto at sinasaing sa harapan mo. Ito naman ay mga street seafood naman tayo. Ito ay mga anong klaseng pagkain? Ito ay mga bilog-bilog. Nakakatakot tikman kasi baka mabulunan tayo at mag-refreshing tayo sa mga fruity-fruity. So late na kami pumunta dito, mga Day, kaya ubos na masyado ang kanilang mga paninda kasi around 11 p.m. na kami pumunta. Kaya dapat pag pumunta kayo dito, mga alas 7 pa lang. Tapos ito, na-intriga ako dito. Ito yung mga nakikita ko lang dati sa Facebook. Yung mga Chinese gumagawa ng mga ganito. Ayan, tingnan nyo, Day. Yan ay ang ice cream na ginagawa sa harapan mo. O, diba? Ice cream roll. So, mamimili kayo dito ng Oreo flavor, Kit Kat flavor, tapos yung Toblerone flavor. So, kami ay Oreo flavor lamang for the budgeting ang mga person. So, 79 pesos lang. Ayan, o, diba? Yan, ganyan ang paggawa, Day, ng ice cream roll Oreo flavor. Ay, diba ang sarap niyan, Day? Yan talaga yung ano namin, ginawa naming dessert. Di ko na na-videohan yung pagkain namin kasi nakakatakot mag-video, Day. Baka kas mahablot yung camera natin ng bonggang-bongga. Alam nyo naman, di tayo mag-judge pero nasa Tondo tayo, charot. So, ganyan ang paggawa nila, ate. Ang benta niyan, Day, pero sa street na yan, nakakita ako ng tatlong vendor na ganyan ang ganap. Aba, yung katrabaho ko ay pagod na, charot. Kasi ang tagal ang paggawa niyan, Day, at ano talaga, pila-pila. So, thank you for watching. Hanggang dyan lamang.